Kanina nakita ko po si Ate Giselle na naglalakad po at sabi nga po niya eh, nangyari daw na hindi maganda kay James ngayong araw. Nico, alam mo ba na nangyari kay James? Na ano po? Hindi ba sa'yo nasabi ni Mrs. Mo? Kung meron daw po ambulansya, baka daw po pinadala to kanina eh, kaso wala din. Wala din ambulansya. Kaya bukas daw po, agaan na lang daw. Buhay nang pamasahin nyo ha, tapos pangkain nyo din oh. At importante maturukan yan, kahit na hindi, hawakan mo Nico, hawakan mo. Mga Kalingap, magandang hapon po sa inyo lahat. Medyo ayan, paggabi na at may nalaman po sa kay James. Kaya tara po, samahan nyo kami. Sir, magandang gabi. Asa si Nico, wala pa? Hi James. Wala, kamusta si James? Hindi ka James. So, mga Kalingap, napapunta tayo dito ngayon kala James kasi nga eh, kanina nakita ko po si Ate Giselle na naglalakad po at sabi nga po niya eh, pinangyari daw na hindi maganda kay James ngayong araw. Why just mama mo? Hindi naman ikaw iiwan. Ha? Ba't ka umiiyak? Why just mama mo ngayon oh? Oh, punta kayo mama mo at umiiyak sa akin. Kamusta kayo dito Ate Giselle? Okay lang. Ha? Okay lang. Si Nico eh, nasa trabaho pa? Oh, ano yung nangyari kay James ngayong araw? Paturo ka na lang daw po sa iman daw po sa Dait. Dito po sa dito, sa provincial daw po dalahin. What, ano nangyari ba sa kanya? Kinagat nga po ng tuta, pinaglaruan po, nakahiga po doon sa loob. Grabe. Kagat ito o kalmot? Hindi ko nga rin po napansin, taguhugas po akong pinggan eh. Kalmot siguro to. Pero mas, kasi isa eh. Mm. Di ba kung ngipin, dalawa, dapat igkabila yan? Di ba? Parang nakalmot na. Nakalmot siguro to. Paano po? Paglikot na natutulog po sa gilid. Ako na po may ginagawa na niya po sa baba. Okay. So si James mga Kalingap eh, hindi daw alam ni Ate Giselle kung nakalmot ba ng pus, ng tuta o nakagat. Kasi ano ba yung ginagawa mo nun? Ihugas pa akong pinggan. Tapos nilalaro niya yung tuta. Eh dapat hindi nyo rin tinatabi dito yung hayop kasi wala pang isip si James, di niya alam yun. Yeah. Eh pag nasaktan ng hayop, eh pwede talagang manakit din yan, no? Yeah. So hindi ko rin ma-identify yung mga Kalingap kung nakagat kasi ang alam ko pag nakagat, dalawa yung tusok niya yan. Mm-hmm. Pero ito kasi isa, di ko sure kung nakalmot lang. Eh anong sabi po pagdala mo sa Medicare kanina? Wala daw po sila dun, ano eh, kailangan daw po isa dait daw po dalahin kung patuturukan daw po. Eh, di ko rin po sure kung ano nga po ang ano kung nakadali, kung ipin yung aso yung nakaramot lang. Pero mas, mas maigi na lang eh, yung sigurado, ano? Mm. Paano ang plano nyo? Dadalhin nyo buko sa dait? Dadalhin po. Sino magdadala? Ikaw, sino ikaw? Mas pasama na lang po ako muna po doon sa isa. Okay. Huwag mo naman ang papasukin si Nico, no? Magsama na lang muna kayo bukas na mapaturukan si James. May pamasahe ba kayo? Hindi ko lang po alam kung may pera yung isa na yung pag-uwi. Kasi sa provincial mga Kalingap, although wala dyan binabayaran, kasi public po yan ay, libre po yan para sa mga mamamayan ng taga Bicol, taga Dait, taga Camnorte, o kahit saan man. Eh, open po yan. Nandito na si Nico. Ba, ang daming dalang ni Nico, ano, grocery? Ay, grabe. Ano yan, Nico? Pang ano ba yan? Ha? Iniipon ko. Nico, alam mo ba na nangyari kay James? Na ano po? Hindi ba sa'yo nasabi ni Mrs. Mo? Wala pa po yan, sir. Magpapunta po namin dito. Na si James daw eh, hindi niya alam kung nakagat ng aso niya dito o nakalmot. Kasi meron siya sa ganitong sugat. So, dinala yata ni ate, dinala mo ba sa Medicare? Opo. Dinala daw niya sa Medicare, itong sabi daw, eh, paturukan daw sa dait. Kasi hindi sigurado kung nakagat o nakalmot. Kasi tingnan mo yung kamay niya, iisa yung sugat. Ang alam ko kasi sa nakagat, dalawa, pero mas mabuti na rin yung sigurado. Kumusta yung trabaho mo? Parang pagod na pagod ka. Alam mo. Ha? Ayos lang yun. Bilib din ako dito kayo, hindi ko mga Lingap, napakasipag na tao nito. Kumusta yung sa trabaho mo ngayon? Mabuti naman. Mabuti naman. Kumita ka naman ngayong araw? Kumita naman po. Ito paano? Mm-hmm.
Eh paano yan? Bukas dadalhin daw si ano, si Jim sa dait. May pera ka din? Huwag niyo na problemahin yung pera oh. Basta importante eh, saan ko ba ilagay wallet ko? Ay, naito ko yun. Ah, dito pala. Sa loob. So, bigyan natin na lang sila ng ano. Nico, bibigyan kita ng pampamasahin nyo, ha? Ano ba yung plano mo? Sasamahan mo si Mrs. mo o ano? Bukas. Sabahan mo na ako. Wala ko dito kapalit ng pagkarga. Nangabas na lang din. Kailangan daw maaga din eh. Kailangan daw maaga. Anong plano mo, Nico? Mapila daw. Samahan mo ba si James? Ha? Bigyan ko kayo ng pamasahin nyo, ha? Tapos pangkain nyo din, oh. At importante maturukan yan. Kahit na hindi... Hawakan mo, Nico. Hawakan mo. Kailangan eh, mapaano nyo yan, ha? Papaturukan nyo. Siguradin nyo mapapaturukan nyo. Opo. Dapat nga. Ngayon na yan dapat eh. Kaso nga lang eh, ano... Wala na po dito masasakyan ng ganitong oras. Kung meron daw po ambulansya, baka daw po pinadala to kanina eh, kaso wala din. Wala din ambulansya. Kaya bukas daw po, agahan na lang daw po pupunta. Kuskusan nyo muna ng bawang pang samantala first aid, ano? Ha? Huwag mong kalimutan, ano nyo ng bawang mamaya para kahit paano may first aid si... ano, si... James. Dapat nga makakalingap talaga to. Kung ano lang eh, madala ngayon. Yung ating po kasing service ngayon, may problem po. Hindi ko pa maisabak kasi may problema. Wala ba tayo dyan pwedeng ano? Na magsiservice? Wala? Kung pwede lang sa motor, minotor ko na lang itong mga kalingap, inangkas ko na lang itong mga to. Bukas po ka. Bawa naman si James. Kagagaling lang ng sugat mo eh, may ano ka na naman? Kagagaling lang rin po nito, nilagnat na naman po. Nilagnat? Na lang po may sakit tayo. Ate Giselle, huwag mo siyang ilapit dun sa asan yung aso nyo. Awan ko po. Eh, bigay mo na yan dun para mapulutan ang mga manginginom yan. Kasi nangangagat pala yan. Kinagat pa naman si James. Huwag nyo dyan ilapit siya, Ate Giselle, ano? Kasi alam nyo naman, bagang hayop, masaktan talaga yun eh, gaganti yan. Labas ay pumasok po bigla dito sa loob. Ay, tinisilip-silip po si James. Okay. O nga pala, yung doon sa bahay ninyo, kinausap namin yung matanda, pinunta namin. Kaya sabi niya eh, bakit sinasabi niya na kanila daw yun? Alam ko po sa kanila, siguro po pwesto nila eh, pero yun naman po binigay sa amin po eh. Kasi bago daw kayo doon magtirik, sa kanila na daw yung pwesto na yun. Hindi ko rin po sure dito oh, sila naman po nakakaalam yun eh. Kasi sila po ang tagal na po dyan sa ano. Kasi ayaw pumayag na maano kasi may gagawin daw sila doon. Bakit ganun? Hindi ko rin po alam. Ay sinasabi sa akin ng nila at ano. Kaya nga baga sabi ko sa iyo Ate Giselle dati. Pag nga daw po pumayag kasi nga daw wala naman daw po sila dyan lupa. Bako daw po pagbabawalan. Kaya nga sabi ko sa inyo dati, di ba, sabi ko si Ate Giselle, wag na wag mong ipapagiba yung bahay. Ito po may kasalanan, no? Di ko po alam na pinagibaan niyan doon sa Kasi ano, yun yung nasa, na kumbaga, bago pa mangyari mo ngayon, naisip ko na po yun na paano kung sakaling wala kaming mahanap na lupa, pwede naming patayuan yung pwesto na yun ng mas maayos na bahay, na mas safe sila. Eh, kaya nga lang, ganun yung nangyari, nagiba yung bahay. So may umangkinan na iba na dati daw ay kanila yung pinayagan lang daw na tumirik sila doon dati at samantala. Pinakita nila na wala na yung bahay doon. Kaya naisipan nila siguro magtayo kung ano itatayo doon. Ngayon ayaw na pong pumayag. Meron naman po sana dito sa malapit po sa labasan kaso nga na pinababayaran po ng 5K. 5K? Ano yun? Nilupa lang? But meron po silang tinirik na bahay kaso wala po pong bubong. Ah, saan banda yun? Dito lang po sa... Sa labasan ng pwesto na yun? Po. Maiki po sana dun at maiksi na po yung tuloy na magagawa. Malapit po sa labasan sana. Kaso nga lang po, may kamahalan. Magkano yun? 5K daw po, pinapabayaran po. Oh, 5,000 na? Pinapabalik lang po nila yung ginastos nila dun at di po na ituloy. Eh, paano yung pwesto na yun? Paano yung pangahawakan nyo na kayo yung... Pwede naman daw po magkano sa ano? Magpapagawa ng kasulatan. O sige, ganoon na lang mga kalingap, kung sakali man na kung sakali man na wala talagang choice, murang-mura na po 'yun. Kung walang magiging problema kayo doon at pinag-uusapan naman na natin yung sinasabi niyo nga, huwag na lang natin banggitin kung sino man. Kung ayaw po talaga at nakausap ko na din, ayaw talaga.
Edi, pwede po yun. Bayar ng 5,000 pesos. May dingding na. Wala po. Ano lang po siya yung tinayong may... Yung may poste lang. Na lang po ilalagay sa yung tabing. Ewan ko kung pwede pa po yun. Ah. Ibig sabihin may mga poste pa siya. Tapos, ang basta't yung pwesto okay naman. Okay naman. Mas safe kayo doon kumpara doon sa dati. Dito po yun sa katabi ng dati kong bahay nila. Yung pinabili ko. Ah, okay. Ay, mas safe doon. Kung... May ikisintuloy po malapit na rin po sa minamansan. Oo, malapit lang yun. Mas safe doon mga kalingap, mas maganda yung pwesto na yun. Nakita ko na po yun, dinadaanan namin ni Commander dati yun. Hindi po yun masyadong kagaya nung dati nila na malayo. Malayo yung lalakarin mo muna, tapos talagang tubigan yung dadaanan mo. Doon, kapag gumawa ng tulay, napaka-iksi lang, di ba? Napaka-iksi lang ng tulay na pwede magawa doon. O sige, ganun na lang kung ano, kausapin nyo, kausapin natin, ano? Na kung pinibibili talaga nila, decidido sila. Inausap ko naman po, pero sabi nila, kung babayaran daw, pupunta na lang daw po sila sa bahay nila. Doon lang daw po, mag-usap daw po sa kanina. Sabi ganun? Opo. Okay, sige, ganun na lang. Pupuntahan natin mga kalinga para na sa ganun, makausap natin na maayos. Kung willing sila na magpagawa ng ano, o walang magiging problema doon. Kasi kagaya ng puno ng kalakomander, ayan, yung nabiling lupa para po kalati Susan. Unang pabahay po sa nito ni Commander, yun, pinatawag po sila kanina at nagka-problema. Yung lupa po na pinagbili, may iba palang may-ari. So yun po yung iniiwasan natin dito, yung ganong mangyari na problema. So kung wala namang problema dun, okay sa'yo dun? Okay. Maganda dun na lang? Opo. Kasi kaysa dun sa dati, ang dami yung pantuloy na dadaanan. Di ba? Tapos malayo sa labasan. Ayun, ilang lakad mo lang, labasan na kaagad, di ba? Okay, sige, schedule natin, ha? Mas lalong madaling panahon para hindi ko lang makakuha na iba. Ano? Sige pa. Sige, basta si James, importante bukas unahin nyo, ha? Sige pa, thank you for this. Sige, basta bukas titingnan ko na lang kung ano yung mga reseta kay James, ano? Sige pa. Ha? Okay, pakita nyo na lang sa ang boss kung ano yung reseta. So yung mga kalingap, at napasugod nga tayo dito kasi yun nga si James, nagdaan kasi kanina sa TGCL kaya pa nagmamadali. Tinatawag ko po siya, sabi ko na anong saan pupunta at sabi nga daw pupunta daw kay Nico sa kasi si James daw nakagat daw ng aso. Kaya sabi ko babal pupunta ako dito, pumunta muna ng Medicare pa check up muna kung anong decision doon at pupuntahan ko na lang sila dito. Kaya po tayo napasood ngayon kahit paggabi na at sakto dito si Nico, ngayon ko na lang ulit ito nakita, napakasipag na tao. Araw-araw na ba yung trabaho mo? Ulit doon? Araw-araw na ulit? Okay. And sabi ni Giselle, nagtrabaho ka daw yata ng karpintero dun sa ano? Oo po. Kumusta yung trabaho mo dun? Ayos naman po. Dahil natapos na din. Okay. Anong mapayo mo kay misis mo para maiwasan yung ganyan? Dahil nga po dito ay ibalik na lang doon sa ano. Umiyari niya nga aso niya. Marot kasi yung isang maigya eh. Pag nakikita ay hinahalibas. Ay ganun? masasaktan talaga yan. Gaganti talaga yan. No, sabi naman nito nung cameraman natin ni Ron, hindi naman lahat ng aso may rabies, totoo yun. Pero at least dapat yung sigurado tayo kasi ang rabies isa pa lang sakit yun ng aso, ano? Yun sakit ng aso. So dapat iwasan na natin sa susunod kung hanggat maaari. May natutulong ba sa inyo yung aso na yan? Malaki sana ang tulong nito kapag lumaki mga kalingap. Importante, malaking tulong ang aso sa bahay. Unang-una protektahan ka niyan kung ano man yung pwedeng pumasok sa bahay ninyo, pwede kang maprotektahan niyan. No, basta kung gusto niyo talaga mag-alaga ng ganyan, iwas niyo lang si James, ano? Opo. Kung ito dagdagan niyo to para hindi makapasok yung aso kasi kasyang-kasya naman yung aso diyan kahit may ganito. Ano? Inaral ko lang po ito at si James ay nalabas po nakakabot din sa dagdag ko. Okay, dagdagan niyo na lang ito, ano? Nico. Kasi kasuyo mo to, ha? Okay. So, yun. Basta ayusin natin. Sana makuha natin yung lupa na yung 5,000 lang pala. Ano? Mura na yun? No? May rights yun? Wala. Walang bang ganun doon? Kahit rights man lang? Ang dati po kasi nakatira doon yung tiyahin ko po ay... Doon sa bahay na yun? Binili din po yun doon sa ano. Pinipinta din. Ngayon, yung nagbibenta na yun, tiyahin mo? Hindi po. Ah, tita mo yun nakatira doon dati, pinagbili na. Tapos ibang tao yun, hindi nyo kano-ano yun. Okay, so wala na ta kasi tayong magawa doon mga kalingap. Sa dati nilang bahay, nakuha na po ng iba. So sinasabi nila na sila daw kasi nauna doon bago sila Nico. Mahirap nang po makapagtalo tayo doon.
para lang may balik sa kanila kung ano yung kanila dapat dati. So wag na natin ipilit, ang gawin na lang natin ihanap na lang tayo ng iba. Total may nakita naman na pala sila. Basta walang problema po, kunin natin, no, para sa kanila makalipat sila. Mapagawa natin ng simpleng bahay. Aniko, basta tutulungan mo, may papangako ba? Tutulungan mo kami pagpapatayo nun. Opo. Ha? Kahit yung trabaho mo, ano? Oo, ganda. Asahan namin. Okay. So, si Nico willing yan. Go lang yan kahit sa ganong, lalo na sa ganong trabaho, may experience yan si Nico, di ba? May experience. Kaya nga yung bahay nila dati, hindi nakapako yung mga sahig. Kasi ganun daw yung trabaho ni Nico, hindi na pinapako. So, huwag mo naman sanang gawin doon, ha? Dapat lahat nakapako. Kasi konting hangin lang eh, baka magkalasa naman yung mga dingding. No? Opo. Okay, pagbutihin mo Nico yung trabaho mo, no? Ngayong araw, magkano kinita mo? 150 po. 150? Simula anong oras yun? Doon nga nilang po, magtatanghali na po. Nagsimula ka magtatanghali, tapos yung uwi mo na ito ngayon. Okay, okay din. Eh, si Tatay Budoy nga po, simula umaga hanggang hapon eh, 50 pesos daw kinikita niya. Eh, kahit si paano si Nico, 50 pesos, no, malapit na sa 200. Hindi naman yan laging ganyan, minsan nakaka-jackpot naman sila. Parang isda lang po yan ay, panghuhuli ng isda sa dagat. Kung maka-jackpot ka, makakumita ka ng 400, 500, malaking bagay. Eh, kung hanggang ngayon na medyo maulan, mahirap kumilos. Kanina umuulan ah, nangalakal ka pa rin? Grabe. Isipin nyo yung mga kalinga po. Kanina lakas-lakas ng ulan eh. Diretso pa rin si Nico. Okay, James. Papupunta na kami, ha? Magpa-check up ka bukas, ha? Ha? Masama ha? Yung pawa. Takot talaga sa akin to si James. Ha? Oh, sige ka, Nico, ha? Pupunta naman na kami. O, bahala na kayo kay James. Bukas asahan ko na mapapa-check up nyo, ha? Okay lang ba sa'yo? Hindi ka po napapasok bukas? Hindi, okay lang po. O, kung makauwi kayo ng mga agad, tsaka ka pumasok. Kung tanghali makabalik agad kayo, mabilis lang naman yan. Ha? Huwag mong pabayaan mag-ina mo, kuya. Ha? Okay, so mga kalinga, pupunta na rin tayo. At salamat sa cameraman natin na yung nga sakto dumating sa shop. At sabi ko nga, pupuntahan kami. At biglaan din to. Hindi ko rin naasahan na magkaganon si James. Eh, alam niyo naman, pagbata po, eh, kailangan agaran niya na maaksyonan. Kung maaaring nga ngayon na dapat. Pero total, yun naman ang sinabi ng Medicare na pwede naman daw bukas. Siguro na-check naman nila yung kondisyon ng pagkakagat kay James. Eh basta malapatan ng first aid ngayon ngayong gabi, ngayong magdamag. Umagang anong oras kayo pupunta bukas? Dapat umagang umaga. May biyahe na po niya alas 5. Okay, kaya nyo? Opo. Sige ha. Sige, punta na kami. Salamat mga kalingap. Supportahan nyo, Marcos TV Channel, Commander Marcos. Lahat po nang bumubuo sa ating kalingap at lahat ng tumutulong sa atin. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. At yun nga po, nagpadala sa atin si Ma'am Celia ulit. At abangan nyo po kung para kanino. At ganoon na rin po kay Tita Jo. Para po ito kay Amir sa kanyang pag-aaral. At marami pa po ang iba na tumutulong sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga nais po magpabot ng tulong, tulong-tulong lang po tayo. At sana si Daria ganun din matulungan natin. Salamat po. God bless mga kalingap.